6 months na lang daw po siya. Parang durog na durog ka kasi lahat po ginagawa ko. Sabi ko nga po, lagi ko pinasabi sa sarili ko, laban lang kasi para to sa mga anak mo. Mapapagod po, pero never pong susuko. So, parandam ko sa ibang mawag sa kamay ko eh. Pag time na malungkot ako, simula po kasi talaga po nung nawala siya, hindi ko naman po ganun kadaling matanggap, sir, kasi nanay po ako eh, kadugtong po yung buhay ko yun eh. Alam ko nandiyan lang po siya sa paligid ko, ginagabayan ako araw-araw. Andito tayo muli sa Muntinlupa para bisitahin po si Wilma Marquez. Siya po yung ina na ginagapang sa pagpapagamot yung kanyang anak na may hydrocephalus na si Baby Art. Nasa kasamaang palad po ay pumanaw na. At dahil nandito tayo sa Dear SB, ang gusto nating tulong ay sustainable upang matagalan. Kaya ngayong araw po ay magbibigay tayo ng tulong para sa kanya at kanyang mga anak. Ako si SB, Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral, at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Pilihan nyo yung mga size nyo. Ibigay pa kami sa iyo na. Ako si SB, Sam Versosa. Magandang araw po. Kamusta, Wilma? Kamusta ka na? Okay lang po. Ala, sorry po, pag-isa ko ito. Oo, kamusta ka na? Ha? Ala, hindi po nila sinabi na. Hindi. Surprise nga eh. Wow, thank you. Para mabisita kita at makamusta ko ng mga kalagayan mo ngayon. Kamusta? Ito po, sir. Alam niyo po, sobrang blessed ko po. Kasi dahil po sa inyo. Napapalago ko po yung binigay niyo sa akin na. Napapalago mo? Sobra po, sobra po. Alam ko po hindi kayo maniniwala. Pero alam ko po magiging proud kayo sa akin. O, yung binigay niyo po sa akin sa restore, na ipon ko po yun, tinago ko po sa bank po ng mga anak ko po. Yun po, tapos kumuha po ako ng konti, pinandagdag ko po sa negosyo ko ito. Paikot-ikot po, until po, hindi ko pa ibulong sa'yo, sir. Alam ko. Sige. Wow! Ganun po, sir. Kasi di ba sabi ko po sa inyo, sir, pagyayamanin ko po yung ikagkakalob niyo sa akin. Matatanda ang isa si Wilma sa mga kauna-unahang kababayan nating natulungan ng Dear SB noong nagsisimula pa lang ang programa. Binisita natin siya at ang kanyang mga anak dito rin sa kanilang tahanan kung saan nakilala pa natin si Baby Art. Ito lang? Natatandaan ko rin nung mga panahong iyon, halos milagro na lang ang kinakapitan ni Wilma. Mukhang bibig niya, mas gugustuhin niyang siya na lang ang dumanas ng sakit kaysa makitang nahihirapan ng anak. 6 months na lang daw po siya. Pero sinabi ko po sa doktor, ilalaban ko po siya kasi si Lord lang po ang nakakaalam. Mag-isa po ako, nagpabalik-balik sa hospital po. Paulit-ulit hanggang sa na-admit, hanggang sa na halos tumira na po kami doon, taon-taon. Parang durog na durog ka kasi lahat po ginagawa ko. Sabi ko nga po, lagi ko pinasabi sa sarili ko, laban lang kasi para to sa mga anak mo. Mapapagod po, pero never pong susuko. Eh sabi ko, enjoy ko na lang po yung kasama sila. Lalo po yung bunso ko. Bawat po si Gundo bahalaga. Kasi hindi ko alam. Bukas. Pero sa kabila ng takot at kawalan ng kasiguraduhan, buong tapang na ginawa ni Wilma ang lahat para mapabuti ang lagay ng kanyang bunso. At ngayon, halos 2 taon na ang nakalilipas, hindi pa man tuluyang naghihilom ang mga sugat, matapang pa rin hinaharap ni Wilma ang mga hamon ng buhay para sa 2 niyang anak. Wow. Sobrang ako natutuwa ako, Wilma, kasi
Ako yung bumubulong. Ngayon, first time kong nabulungan. So ngayon, nabulungan ako ni Wilma at ako yung na-surprise dahil naikwento niya yung naitulong natin sa kanya dati, eh, napalago niya. Opo. At secret na lang namin. Alam mo ba na ikaw yung pinakaunang pinuntahan namin? Alam hindi ko pa ako marunong noon, talaga na nga papa ako. Tapos, syempre, nabigla rin ako doon sa pangyayari. Diba? Hindi natin inaasahan na paano si Baby Art. Kamusta ka ba simula nun? Ito po, ito, magaano po yung buhay namin maliin na. Tapos, nabibili ko na po yung gusto ko. Yung para sa mga anak ko po. Nakakapag, yung sabi ko lang, Lord, yung provide ko lang araw-araw. Okay na ako doon, pero sobra-sobra po yung ano, blessing na binibigay sa ano. Nakakatuwa naman. Saan yung mga anak mo? Nandiyan ba sila? Ando po sir, naglalaro. Nag-aaral ba sila ngayon? Opo, yung anak ko po with honor. Kita ko sa buong ano mo ah, sa buong aura mo, sa nakikita ko sa'yo na masaya ka at maganda yung nangyayari sa pamilya mo. Sabi mo yung tinulong namin, napalago mo. Sobra-sobra pa at nakakagaan ka na ng konti sa buhay. Masaya ko kasi ito yung layunin namin sa Dear SB na mangyari sa'yo. Yung mga nangyari sa amin, mga nangyari sa ibang mga tao na nagsumikap at natulungan nila yung sarili nila. Po, hindi ko talaga makakalimutan yung sinabi ko po sa inyo na pagyayamanin ko po hanggat kaya ko. Yun po kasi yung alaala ng anak ko na pagyayamanin ko. Kasi iniwan po sa akin ni Art, kayo po yung binigay ni Art or hulog ng langit sa amin na dapat namin ingatan din po. Nakakatuwa. Ngayon lang ako ulit natuwa ng ganito sa mga episode namin. Ang saya ng pakiramdam. Tingin ko hindi lang si God yung nagbe-bless sa'yo. Tingin ko talagang binabantayan tayo ni Baby Kasi minsan po random po sir, may umawak sa kamay ko eh. Pag time na malungkot ako, simula po kasi talaga po nung nawala siya. Hindi ko naman po ganun kadaling matanggap, sir, kasi nanay po ako eh. Kadugtong po ng buhay ko yun eh. Alam ko nandiyan lang po siya sa paligid ko, ginagabayan ako araw-araw. Anong nangyari doon sa plano mo na pumunta sana ng probinsya sa Isabela at magsimula doon? Yun nga lang po, hindi po nagkaintindihan about doon sa lupa po. Nasana po, yun po talaga yung gusto ko. Sa pagbabalik ng Dear SB. Tradisyon na natin sa Dear SB na balikan ng mga taong natulungan natin. Kamustahin at kung kinakailangan, bigyan ng karagdagang pangtulong para masiguradong maaalalayan natin sila hanggang sa tuluyang magbago ang buhay nila. Pero sa pagkakataong ito, ako ang nasurpresa sa mga nagawa ni Wilma. Noong anniversary po, napunta po sila dito. Sabi ko, kana po gusto kong mamit si Sir SB. Sa personal para po masabi ko sa kanya. Wow. Eh, yun po. Alam mo, binanggit mo yung anniversary. Nung nakita ko yung mga video greetings nyo na bumabati ng happy anniversary doon, talagang umiyak ako kasi wala. Nagbaliktanaw ako doon sa mga nangyari, yung mga nakaraang taon, mga natulungan namin. Mga taong nabago namin buhay. Tapos nakita ko yung video mo. Ikaw kasing pambungad eh. Kaya sabi ko, bigla nila akong sinurprise na hindi ko alam. Kaya gusto ko magpasalamat din sa'yo. Tapos maraming salamat ha. Yeah, thank you din po, sir. More blessing to come. And always guide ka ni Lord. At dahil tuloy lang ang buhay, tuloy din ang pang-araw-araw na gawain at hanap buhay. Pwede bang ipakita kung saan ka nagtitinda at nagluluto niyan sa labas para makita ko yung pwesto mo at sige po, makita ko rin gano'ng karaming buibili sa'yo? Sige po, sir. Sige. Tara, tulungan kita, ha? Baka mainit-init pa yan. Nabanggit ni Wilma na tatlo na lang pala silang mag-iina na nakatira dito dahil lumipat na ng tirahan ng kanyang kapatid. Kaya araw-araw, mag-isa na lang niyang pinagsisikapang ihanda ang lahat para mailabas ang mga gagamitin sa kanyang munting negosyo. Pupunta mo ngayon sa pwesto ni Wilma at titignan ko saan siya nagtitinda ng kanyang banana cue at kamote cue. Mukhang uulan, Wilma. Umulan tumaraw ba? Nagbebenta ka? Opo, sir. Kahit bumagyo. Talaga? Opo. Kasi po, gusto po lahat ng tao po, sir, pag ano. Gahanap ng merienda. Opo, gusto po nila yung mainit. Ang mga namimili sa'yo, mga taga rito, mga naglalak. Mga taga dito rin po, tsaka dumatayo po sila. Wow! Paano ba ginagawa itong mga turon mo?
luto ba to? Hilaw. Kasi first time kong magluluto. Ngayon ko nga lang makikita kung paano gumawa. Banana pero sige. Banana Q. Banana Q, turon. Magkaiba ba yun eh, no? So magkano ang renta mo dito, Wilma? 1K po. 1,000? Every month. Pwede ko bang sabihin sa akin magkano ang benta mo araw-araw? Bulong mo sa akin. Ha? Sige, bulong mo lang. Nakaka-survive. Ganda, ganda. Talaga pag may tiyaga may, may tiyaga ka, may determinasyon, eh talagang sabi niya nga may nilaga. At yung binulong niya sa akin, eh talagang good news para sa mga katulad ni Wilma na nagtatrabaho, nagsusumikap natin mga kababayan. Pag nakuha mo na yung matitigas na parte, hatiin sa gitna, no, Wilma? Opo. Hindi pala ganun kadali rin gumawa ng turon, ha? Hindi po, sir, kasi ang mainit po ang kalaban mo. Mainit yung kalaban, no? Yung init, yung singaw ng init dun sa kalan. Nagluluto pa lang kami, isa-isa nang dumarating ang mga suki ni Wilma. Bakit pa lagi kayong bumibili ng turon ni Wilma? Talaga? Salamat po, ate. Thank you po. Thank you. Dali lang pala, no? Kaya pala may mga suki ka na, kaya naman pala malakas ang kita mo. Sir, ano dito? Minsan to, sir. Pila. Sabihin nila. Pinipilahan ang kanyang turon dito sa Muntinlupa. Yan, gawa ko yan. Medyo lasog-lasog. Special yan. Ganto lang po araw-araw, sir. Lalabas po ako ng 12, tapos uuwi po ako ng 4 or 4.30. Kasi magsusundo na naman po ako sa estudyante ko. Wala so, mga 4 na oras, sold out na kaganyan. Parang 3 to 4 hours lang siya nagtatrabaho araw-araw. Tapos mamaya, susunduin mo na yung anak mo. Nakakabilib. Nakakabilib si Wilma. Grabe, kaya lalo siyang binibless dahil sa sipag niya, sa determinasyon niya, at siyempre pagmamahal mo sa pamilya mo. Hindi rin naiwasang mapag-usapan namin ang tungkol sa naudlot na plano nilang manirahan na lang sa probinsya. Ito kasi ang isa sa mga pinangarap nila noon, kasabay ng pag-usad mula sa maagang pagkawala ni Baby Art. Anong nangyari dun sa plano mo na pumunta sana ng probinsya sa Isabela at magsimula dun? Yun nga lang po, hindi po nagkaintindihan about dun sa lupa ko. Nasana po, yun po talaga yung gusto ko. Yun sana ang gagawin mo, bibili ka ng lupa? Opo, para din po, sa matitirahan din po namin ng papa ko kasi po, wala din po kami sariling bahay. Eh, hindi po nagkaintindihan, kaya yun. Tinago ko na lang po yun, pero pinalago mo po. So, tinago mo yung perang pambili lupa, tapos pinalago mo. Eh, sabi nga nila, pag may nagsarang pinto, may mga magbubukas. Katulad nito, eh, namamayagpag yung turon ni Wilma rito sa Muntinlupa. May munti akong regalo para sa'yo. Ito. Ha? Na iba man ang plano, hindi ako binigo ni Wilma sa sinabi niyang aalagaan niya ang tulong na ibinigay natin sa kanya. Dahil mas marami pang bagay na higit pa sa pera ang naipagkaloob natin sa kanyang pamilya. Pag-asa, katatagan ng loob, at ang kapanatagang anumang bigat ng pinagdadaanan nila sa buhay, narito tayo para laging umalalay. Sabi ko po, yun po kasi yung alaala ng anak ko. Napagyayamanin ko na tinagkalob sa akin ni San Versosa. Sabi niya po nila, napakaswerte mo bago ka iniwan ng anak mo. May taong tutulong. Hindi niya hahayaan na walang tulong na darating sa'yo. Arat na po! Arat na! Tara na dito! Walang pangalan to, yung store mo? Wala po. Basta ang tawag lang po nila sa akin dito, Turon! Pag mo sinisigaw-sigaw po siya. Turon! Ganun lang. Turon, girl! Kaya yun po. Kaya sobrang blessed ko po talaga na... May plano ka bang palakihin pa to? Ano ba yung plano mo bukod dito sa pagtuturon? Kung mabibigyan ka ng pagkakataon? Mabibigyan po ako ng pagkakataon. Dadagdagan ko lang din po yung magdadagdag po ako ng ibang paninda na kaya ko. Kunwari po, wala po kasi akong maruya na yun din po yung hinahanap. Magdadagdag po ako ng palamig. Yun, narinig nyo ha. Pag meron siyang pagkakataon, gusto niyang i-expand itong kanyang munting tindahan ng turon at magbenta ng iba pang mga produkto.
Palakas ang ulan, pero tuloy lang si Wilma sa paggawa ng turon. Halos maubos na yung turon ni Wilma. Yan ang sinasabi niya, sold out araw-araw ang kanyang turon. So yung mga diabetic, huwibili rin dito. Oh, wala nga lang pong asukal yung turon ko. Pwede po silang mag-request. Merong sugarless turon dito kay Wilma. Ngayon ko lang narinig yun. Opo, sir. May magre-request po niyan. Teh, baka pwede akong turon na walang asukal. Ang akala ni Wilma na simpleng kamustahan, para sa Dear SV, isang pagkakataon na naman para magbigay ng tulong sa kagaya niyang karapat dapat makatanggap ng tuloy-tuloy na biyaya. Grabe Wilma, sobrang salamat at binigyan mo ng pagkakataon makita yung munting tagumpay mo at napabilib mo ako sa dedikasyon mo sa pagnenegosyo at masaya ako na napalago mo yung tinulong ng Dear SV sa'yo. Maraming salamat sir dahil sabi ko nga po sir, para sa mga anak ko, gagawin ko po lahat. Pagyayamanin ko to. So laban lang, Wilma, ha? Salamat at hinayaan mo akong sumama rito. Pero ngayon, ikaw muna sumama sa akin. Tara, dito tayo. Kaya mong ako naman ang magbigay ng konting kaligayahan sa'yo. Alam mo naman yung programa natin, eh, talagang tumutulong. Kaya andito ka sa Dear SV, pinabilib mo ako. At kanina, sabi mo, pangarap mong ma-expand yung negosyo mo. Mas marami kang matinda, mas marami kang produkto para mas matulungan mo yung pamilya mo. Kaya ngayon, may munti akong regalo para sa'yo. Ito. Ha? Hala! Yay! Pakita ba? Hige, ito po yun, sir? Ha? Yan yun. Alam mo kung ano yan? Oo. Ha? Ito yan. Kasi sabi ko pa naman kanina magiging sa ako bakit nakuha yung kiesa na yan. Isang tindahan na kompleto ng lahat ng pwede mong ipaninda. Siyempre, kasama yung mga bagong lutuan mo para sa Banana Q&A at pagtindahan mo ng turon. Hello! Kanina po, ano sabi ko, bakit kaya mayroon nung nag-aayos po dun? Makikikistismis nga ako dun kung ano ilalagay dun. Sabi ko, hello! Sabi ko, para sa akin pala yan. Ano yan? Baby Arts Sari-Sari Store kasi alam ko nagbabantay pa rin si Baby Arts sa ating dalawa. So, pagbalik niyo po sa susunod, sir. Maniwala po kayo sa akin. Mas marami na pong laman niyo. At dahil kampante akong may patutunguhang maayos ang tulong na ibinigay natin kay Wilma, hindi na rin niya kinakailangang intindihin ang iba pang gastusin para mas makatutok siya sa pagpapalago ng kanyang negosyo. Sasagutin ko na yung renta nito sa mga susunod na buwan. Seryoso? Para kapatid mo mapalalo. Wow. Alam ko, marami ka ng ipon na binulong mo sa akin kanina. Pero para mas madagdagan pa, dahil talagang natuwa ako, yung puso ko talagang sobrang saya nung narinig kong napalago mo at talagang napakasenso mo yung sarili mo at natutulungan mo na yung pamilya mo. Sasagutin ko na yung renta na ito. Ha? You, sa next few months mo. Wala po akong masabi na kundi thank you po, Sir S. Matagal mo na bang pinapangarap tong pwestong to? Matagal ko na pong pinapangarap. Pati kahit nga po tong tiesto na ito, sabi ko. Isang araw, magiging akin ka rin tiesto ka. Dineclare na niya. Kaya binigay nga po talaga niya. Sinabi na niya. Kaya ngayon, sa iyo na to, umulan, umaraw, kahit bumagyo pa, hindi ka mababasa. Pwede ka na magluto ng banana Q-turon dito sa loob ng tindahan mo. Madadagdagan pa po yun. At madadagdagan. At syempre, dapat hindi lang times 10, ha? Hindi lang times 20, maging times 100 yung puhunan na binigay ng Dear SV para sa'yo at para sa pamilya mo. Alam mo, sir, sobrang swerte ko po talaga, sir. Sobra-sobra yung binigay niyo sa'yo. May tiwala naman ako kay Wilma kasi yung dating maliit na puhunan na binigay ko, napalago niya ng sobra-sobra. Kaya ito, na medyo may kalakihang tindahan na, alam ko mas mapapalago pa niya nang sobra-sobra. Ano sabi? Totoo to. Totoo ba, sir? Totoo na nananaginip. Ginagulat ko yung mukha ko kanina pa. Sobra-sobra po. Kasi hindi naman po dahil sa anak ko. Parang iniwan po niya po talaga na para sa amin to. Kasi lahat po ng sakripiso ko sa kanya, pinalitan po niya ng gantimpala. Alam ko po yung anak ko, sobrang bait po nun.
Hindi niya makikita, makahahayaan talaga na mahihirapan, no? Gaya ng dati, damang-dama ko pa rin ang pusong mapagpasalamat ni Wilma. Na sa kabila ng sakit na naranasan, hindi niya hinayaang manaig ang kalungkutan sa buhay niya. Wilma, naalala ko ba, bigla tuloy pumasok sa isip ko. Noong mga panahon na pumanaw si Baby Art tapos nabiyayaan ka, ang sabi mo, baka ito na yung gusto mangyari ni Baby Art na mabawasan yung bit-bit mong bigat, hirap, at mabigyan ka naman ng biyaya at mga ganitong klaseng blessing. Kaya ngayon, sa tingin ko, nakatingin siya sa atin mula sa langit at masayang-masaya siya para sa'yo. Well, lagi po yung nakagabay sa atin. Bilang single mother po, lahat po ng sakripisyo ng isang ina, gagawin po para sa mga anak. Unang storya, unang tao na natulungan, at kauna-unahan ding sumurpresa sa akin kung gaano nabigyang halaga ang mga tulong na ipinagkaloob natin. Na hindi lang material na bagay ang maaari nating ibahagi sa mga kababayan nating nangangailangan, kundi inspirasyon para makapagsimulang muli, magpatuloy at magtagumpay. Hindi man mabilis at hindi man magiging madali kahit kailan para sa isang ina na tanggapin ang sinapit ng kanyang anak, hindi hinayaan ni Wilma na pumanaw ang natitirang pag-asa sa puso niya na binubuhay ng pagmamahal sa dalawa pa niyang mga anak. Ang bawat patak ng pawis, bawat oras na ginugugol sa paghahanap buhay, alay ni Wilma para kay Baby Art at siyang puhunan niya para sa kanilang kinabukasan. Kaya mong ako naman ang magbigay ng konting kaligayahan sa'yo. Kaya sa pamamagitan ng panibagong tulong na ibinigay natin, isang tindahan na kompleto ng lahat ng pwede mong ipaninda. Siyempre, kasama yung mga bagong lutuan mo para sa banana queuean at pagtindahan mo ng turon. Hiling ko lang na may pagpatuloy niya ang magagandang bagay na kanyang ginagawa at magtuloy-tuloy din ang biyayang pumasok sa buhay nila mag-iina. Dahil sa paraang ito, alam ko sa puso ko na meron tayong nagawang tama. At higit sa lahat, meron tayong pamilyang natulungang bumangon at muling makapagsimula. Salamat, dear SB! Muli, ako po si SB, Sam Versosa, at ito ang Dear SB. Dito tayo ngayon sa Valenzuela City kung saan makakakilala na naman tayo ng isang pambihirang individual. Dahil ang story yung papakita natin ngayong araw ay storya ng inspirasyon at pagkakaibigan. Oh, ready na ba kayo? Ready na! Papasukin na yung mga idol! Yes! 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 Yes!